everyone! Magandang araw na muli at magandang gabi. Depende sa kung anong oras ninyo pinanunood ang video na ito. Basta kami po ay bumabati mula sa aming tahanan ng isang magandang araw at isang magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagsilip sa ating YouTube channel na Tips ni GM. Sana po ay makatulong sa inyo ang ating pong mga videos na ipinost po dyan. Doon po sa mga nagtatanong sa atin tungkol sa mga materials natin, ito po yung ating ginagamit ano, doon po sa akin pong programa sa Radyo Natin Network. Ang Radyo Natin Network ay meron pong mahigit na 100 Radyo Natin FM sa buong kapuluan kung saan ay napapakinggan po ang programa ng inyong lingkod every Saturday, alas 7 po ng umaga. And on Sundays naman po, tayo po ay nasa DZRH at RHTV naman po mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi sa programang May Trabaho. Okay, noong pong mga nakaraan, ilan na ba? Tatlong araw na ho tayong everyday na nag-upload. Tapos meron na ho tayong tatlong topics. Meron na ho tayong tatlong talakayan na ginawa tungkol sa mga pagkakamali at sa ating mga kabiguan. Noong una nga po ay pinag-usapan natin kung paano ba sila haharapin. Tapos yung pangalawang video ho natin, pinag-usapan naman natin kung paano natin magagamit ang ating kabiguan para po sa ating kapakinabangan. At kahapon, opo, kung inyo pong nasundan, pinag-usapan naman natin kung paano naman kung tayo naman ang panggagalingan ng kabiguan ng iba. So, kung na-miss nyo po ang mga topics na yan, walang problema, pwede nyo pong balikan ang ating mga vlogs, ang ating mga videos na nandito sa channel na ito. Tapos, scroll nyo lamang po, panoorin ho ninyo. Anyways, maikli lang naman. I think it's more or less mga 10 minutes lang. So, more or less 10 minutes of your time, pero maaaring meron kayong bagong kaalaman na makuha mula po dyan sa ating mga pinag-uusapan. As promised, dun po sa mga nakasunod sa atin, ang pag-uusapan natin today ay aalamin naman natin kung ano ang attitude, ano ang katangian, ang pag-uugali, ano ang point of view, no, ng mga taong marunong mag-handle ng kabiguan. Of course, meron ho tayong kanya-kanyang paraan kung paano natin ito haharapin. Pero ilan sa mga nakalap ho natin ay talagang ito yung bang parang basic na meron sa kanila. Kaya yan po ang aming ititip din sa inyo, yan po ang ibibigay din ho namin sa inyo, baka sakaling makatulong. So, ano ang mga point of view ng mga taong kinaya ang mga dagok at pinasang pagsubok sa kanilang mga buhay? Unang-una, alam nila kung ano ang kanilang halaga. They know their worth. Okay? Maaring dahil na din ito sa kanilang mga naging karanasan sa buhay. Pwedeng naranasan na nila ang mabigo sa nakalipas na mga panahon, pero nalaman nila, napagtanto nila na sila ay nakabangon. Ayan. Nauunawaan nila ang kanilang value. Alam nila na kahit talikuran sila ng iba, hindi ito nangangahulugan na sila ay masama na at wala nang kahit na sinumang tatanggap pa sa kanila. Yun pong mga kataga na, it's not my loss but yours, ang madalas na perspektibo ng mga taong alam ang kanilang halaga or ang kanilang value. Okay? Ang ating tip number 2, alam nilang kaya nilang lagpasan ang kanilang mga pinagdadaanan. Again, maaaring bunga ito ng kanilang karanasan, kaya alam nila na pagkatapos ng unos, pagkatapos ng mga problema, pagkatapos ng mga pagsubok, meron pang kinabukasan na naghihintay sa kanila. Na sa bawat pagdaan ng bagyo sa kanilang buhay, alam nila na ang bagyong ito ay hindi mananatili. Alam nila na ito ay lilipas at babalik din sa normal ang lahat.
katulad ho nating lahat ngayon. Eto, sama-sama tayo, lahat ho tayo ay nasa ating mga tahatahanan dahil sa enhanced community quarantine. Alam natin na problema itong ating kinakaharap. Pero tayo ay patuloy na naniniwala na kaya nating lagpasan ang pagsubok na ito. Kaya nga, mabuting kapag ka meron ho tayong pinagdadaanan, pumili din tayo ng mga tao na ating kakausapin. Kumbaga, i-screen din natin sino ba ang gusto nating makausap sa mga panahon na tayo ay lugmok. Dapat ang kausapin natin ay mga tao na dumaan na sa ating pinagdadaanan para tayo po ay makahuhugot ng lakas at inspirasyon sa kanilang naging karanasan. Mabuti nga ang matuto, 'di ba, sa sariling kabiguan, pero mas mabuti kung matututo tayo sa kabiguan ng iba. Ibig ding sabihin yan, minsan hindi sila natuto sa mga nalaman nila noong una, kaya ayan, minsan hindi na kailangan na masaktan pa, pero dahil matigas ang ulo, nangyayari, nadadapa, nararanasan ng personal ang mga problema. Okay? Pangatlong tip natin, ano yung point of view ng mga taong lalagpasan ang mga pagsubok sa kanilang buhay ay alam nila na maaaring hindi lahat ng tao ay magugustuhan sila. Alam nila na they cannot please everyone. At along the way, may mga taong hindi talaga sila magugustuhan. Diba? And it's also good to know and to accept beforehand na talagang hindi lahat ng tao ay magugustuhan tayo at hindi lahat ng tao mapi-please natin. Kahit na tayo pa ang pinakamaganda, tayo pa ang pinakasexy, tayo ang pinakamagaling, tayo ang pinakamatalino, alam nyo, kapag meron tayong mga ganitong klase ng katangian, mas madalas, imbis na tayo ay magustuhan, mas marami pa minsan ang pwedeng magalit sa atin. Kasi nai-insecure, diba? Nai-inggit sa atin. Nagagalit kasi nasa atin ang atensyon ng iba. Pero lagi ho nating tatandaan, it is not your fault. Hindi mo kasalanan yon. Hindi mo kasalanan kung naging maganda ka. Hindi mo kasalanan kung naging napakatalino mo. Hindi mo kasalanan kung naging super successful ka sa kung anuman ang ginagawa mo ngayon. Hindi mo kasalanan yon. So, why try to please everyone when you actually cannot? Diba? Bakit mo pipilitin na gustuhin ka ng lahat kung alam mong ang realidad, malayo yun? Gawin mo na lamang kung ano ang dapat at kung ano ang tama. Kahit natanggihan ka pa ng iba or hindi ka nila magustuhan, maluwag naman ang iyong kalooban. At yun ang mahalaga. Sapat na yun. Okay? Pang-apat, alam nila na halos wala namang pakialam ang ibang tao kung makaranas man sila ng kabiguan. Minsan kasi mas sumasakit ang kabiguan dahil doon sa pakiramdam na lahat ng tao sa atin nakatingin. Okay? Pinagtatawanan tayo or pinag-uusapan dahil sa maaaring nangyari sa atin. Pero sa totoo lang, kung pinag-chismisan or pinag-uusapan man tayo, alam nyo, pansamantala lamang yan. Lilipas at lilipas din yan. Mababahaw at mapapalitan ng bagong pagchichismisan, bagong pag-uusapan, bagong issue. Alam niyo po, ang mga taong marunong humarap sa mga kabiguan sa buhay ay ang mga taong alam na hindi sila ang sentro ng daigdig. Tanggap nila sa kanilang sarili na kailangan nilang lagpasan ang kanilang mga problema, ang kanilang mga pagsubok kahit na sila ay nag-iisa. May tumulong man or wala. At magandang pag-uugali ho iyan, lalo na sa mga taong ang ugali kapag merong pinagdadaanan, ang gusto ay ang kanyang kasama, ang kanyang kaibigan, ang kanyang pamilya ay magalit din sa mundo. Kailangan umiyak na kasama niya, bawal nang magalit.
maging masaya. Importante po na maunawaan natin that we are not the center of the universe, lalo na sa mundo ng ibang tao. Meron ho tayong kanya-kanyang pasanin at pagsubok na kailangang harapin. At ang panglimang point of view ng mga taong matagumpay na hinarap ang kanilang pagsubok at mga problema ay alam nila na hanggat may pag-asa, magpapatuloy ang buhay. Madalas nating sabihin, habang may buhay, merong pag-asa. Ang isang tao na madami nang napagtagumpayan sa buhay, marami ng mga karanasan, marami ng bagyong hinarap, marami ng bundok na nilagpasan, alam niya na hanggat may pag-asa, magpapatuloy ang buhay. May kaibahan po sa dalawang yon. Okay? Okay, nakuha po ba ang mga tips natin kung ano ang viewpoint ng mga taong matagumpay na humarap sa kanilang mga kabiguan? Sige nga, mag-review tayo. Sabi natin, una, alam nila kung ano ang kanilang halaga. Pangalawa, alam nilang kaya nilang lagpasan ang kanilang mga pinagdaraanan. Pangatlo, alam nilang maaaring hindi lahat ng tao ay magugustuhan sila. Pang-apat, alam nila na halos wala namang pakialam ang ibang tao kung makaranas man sila ng kabiguan. At panlima, alam nila na hanggat may pag-asa ay magpapatuloy ang buhay. Mga viewpoint na kailangan ho nating namnamin sa atin pong mga sarili at simulang i-apply kung gusto ho natin na maging matagumpay din ho tayo sa pagharap sa mga sarili nating pagsubok, kabiguan, kamalian sa buhay. And of course, huwag ho natin kalilimutan, anuman ang season ng buhay na ating pinagdadaanan, nandyan ho ang Diyos at patuloy na tumutulong, patuloy na kaagapay. Maraming salamat po sa inyong pag-view sa ating video. Kung nagustuhan ho ninyo ito, please huwag pong kalimutan na i-like ho ang ating YouTube channel na Tips ni GM. At the same time, syempre, we would really appreciate kung magsasubscribe na rin kayo para yung mga videos natin na susunod, ma-notify ho kayo ni YouTube na meron ho tayong bagong video. Maraming salamat po. God bless you. Bye! Thank you.